Would you, brother, illegal impounding yun? Ah, sir, iyan ko lang po yung report. Kasi po, isa pang tanong doon, yung buhangin na kinuha sa kanya, saan na napunta? Yun nga. Pasensya na, ha? Sarap po. Ang ikinakabuhisit ko dyan, paanong clearance, eh, mali nga yung pagka-impound. Kawalang nga naman ang tao natin. Kapatid, hindi pwedeng ganun, yung paulit-ulit na lang. Bakit yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan? Mali yun. Bakit yung kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan? Walang yan naman. Huwag tayong ganun. Let's be professional, partner. Brother, excuse me. Yes. Oh, sabihin mo kung mali ako. Lunes, papabalik-balik nitong driver. Ang itinuturo, wala ka daw. Meron na naman sumbong kay Congressman Busita ukol sa maling pag-impound ng MMDA sa isang truck na may kargang buhangin sa Nagtahan, Manila, malapit sa Malacañang. Bagay na dahilan ng pagigigil ni Busita sa mga naging hakbang ng MMDA kung paano nila isinagawa ang impounding procedure na wala sa batas. Nanggigil si Busita dahil pinalagan siya ng lawyer ng MMDA na kung saan nagtalo sila habang kausap ito sa cellphone. Ayon sa driver ng truck na may kargang buhangin, pagkatapos masiraan sa gitna ng kalsada, tinulungan pa di umano ng MMDA para itabi ang truck sa hindi makakaabala. Ngunit ang pinakamasakit sa part ng truck driver, tinikitan siya ng taga-MMDA ng paulit-ulit sa loob lamang ng isang araw. Kinabukasan, nang maayos ang truck, ito towing na di umano ng MMDA. Ngunit hindi kinaya ng towing truck ng MMDA dahil sa sobrang bigat di umano ng truck na may kargang buhangin. Ang ginawa ng MMDA, sinabihan ng truck driver na i-drive ang truck patungo impounding area which is bawal sa batas. Bagay na ikinagigil ni Busita sa ginawa ng taga-MMDA. Panoorin natin ang mainit na sagutan ng MMDA lawyer at ni Congressman Busita habang kausap ito sa cellphone sa gitna ng malakas na ulan. Brother, alin ang truck mo? Yan po, sir. Yung naka-open po yung... Nakang mga tao dito? Eh, andun po, sir, yung impounding. Yung in charge dito, nasaan? Andun po, sir, sa may ano na yung kagawin doon po. Ito yung truck mo? Opo, sir, yan po. Hindi po nakakamali, siya po yata pinag-clearance po. Opo. Hindi, ganito eh. Sorry, sir. Brother, naka-record tayo, no? Apa, opo. Hindi naman ito personal, eh. Yes, sir, apa. No. Ito, tumawag sa aking opisina. Yes, po. Okay? Yes, po. Kung yung report sa iyo ay kontra, yes, po. Magsalita ka. Apa. Tumawag ito sa aming opisina. Ang kanyang truck na may kargang buhangin, tumirik sa may Nagtahan. Apa. Okay. Ang enforcer ninyo, kumuha ng towing truck. Okay po. No? Apo, sir. Inilipat. Mga gaano kalayo? Pagbaba lang po sa stoplight doon, sir. Andun po may nilipat. Okay po. And nakita ko doon sa video, may truck, Elf, binawasan ang buhangin mo, ano? Opo, sir. Ilang beses binawasan? Mga apat siguro po, apat sir. Apat na lima. Truck load, yes, nung maliit na truck. Opo. Then, kinabukasan, tama? Opo. May dumating kayong mekaniko? Opo, sir. Nagawa ninyo? Opo. Okay. Binalikan kayo ng MMDA, tapos iniskortan papunta dito. Yung MMDA po, sir, nakatalaga talaga doon mismo. Kaya kasi nga, barak, oh. Iniskortan kayo ng MMDA papunta dito. Hindi hinila, iminaneho mo. Opo. Uch, brother, illegal impounding yun? Ah, sir, iyan ko lang po yung report. Kasi po, hindi po nagkakamal siya po yung pinag-clearance. Titingnan ko lang po sa ticket. Hindi, ang mali doon. Hindi dapat in-impound. Kasi nung in-impound, nagawa na nila eh. Nagawa niyo na po? Opo, sir. Oh. In-escort lang kami ng MMDA po, sir. Dito papunta rito. Saglit lang po, sir. Makuha ko lang po, report, sir. Sige nga. Tampalasan eh. Ginantayan naman pala eh. Ilang beses kang tinikitan nung una? Obstruction? Bari po, sir, dapat eh, dalawang obstruction, saka isang, ano, binawi po nilang isang obstruction. Tinitikitan ng paulit-ulit obstruction? Binawi? Binawi po yung isa. Ilan ang natira sa'yo? Dalawa po. Dalawang ticket. Ano yung pagkakang araw? Hindi, same day. No. Same day. Alam mo, brother Jerry, dapat
wala namang may gustong tumirik ang sasakyan eh. Ngayon, siyempre, sa ngala ng public service, responsibilidad ng MMDA na i-clear. No. Eh, ang masama nito, hindi nila makayang hilahin, inilipat lang. No. Inilipat po, sir. Pero nagtataka ako, nailipat nila eh, ba't hindi pa idiniretso dito? Private ba yung towing truck? Mismo po, sir. Truck ng MMDA mismo, sir. Yung malaking truck. Pinagtataka ko, bakit inilipat lang? Samantalang kung ginawa nila ang tamang trabaho, dinala dito, eh hindi tayo makikialam. Opo. Kasi dahil tama. Tama yun eh. Pagka-impound. Ang problema, yung truck nila, inilipat lang, Brother Matt. Yes. No? Tapos, kinabukasan, nung nagawa na, ikinumand. Imaneho mo. Iniskortan na siya. Iniskortan ka papunta dito. Pantalan dito po, sir. O di illegal impounding? Yung isa pang tanong doon, yung buhangin na kinuha sa kanya, saan na napunta? Yun nga. Doon po, sir, dinala nila sa may ilalim po ng ano, doon daw sa may ano nila, sa Mendiola. Ah, sa opisina doon? Oo, sa may Mendiola po. Ng MMDA? MMDA, mayroong... Ano yun, naandun lang pero, po? Brother, mali yun. Mali po yun. Produkto niya yun eh. Eh nga, sabi ko nga po, sir, ba't ka ako binabawasan nyo kung ipapatawing nyo man lang? Kasi, dapat ka ako, eh, hindi nyo nababawasan yan. Dahilan po nila, sir, eh, mabigat daw. Kaya binawasan nila. Eh, hindi naman po tinawing. Pero mali yun. Tapos, tingnan mo, Brother Jerry. Nag-i-impound sila ng mga sasakyan. Nakabalandra lang. Ulan-init po. Ulan-init, ulan. Eh, samantalang, halimbawa, ikaw ay may-ari nito, hinuli ka at sinabing kolorom. Eh, ang lumalabas, sinintensyahan ka na eh. Opo. Samantalang may karapatan kang mag-contest, may investigation, eh, papaano kung after the contest, mali ang apprehension sa'yo? Di, naperwisyo ka na, ano. Talagang pasensya, ano, dito sa Pilipinas talaga. Parang wala yung public service, eh. Malaki ang problema natin. Nalilimutan na iba, yung tunay na public service. No? Katulad yan, pinagmulta na halimbawa ikaw, impound pa yung sasakyan. Kung hindi ako nagkakamali, 3 months. 3 months pong ano? Ibig sabihin, pinagmulta ka na, pinarusahan ka pa. Paanong parusa? Yung pinakaingat-ingatan mong sasakyan. Sir, tubos na po, sir. Ito po kasi ang ticket niya, sir. Natubos na po namin. Ito po kasi ang ticket niya, sir. Anong nakalagay? Ito po, sir. Ito po ang plaka niya, si 5311. Anong nakalagay? Ito po ang nakalagay, sir. As per advice, 300 base, secure clearance from office of the chairman before release, sir. Alam mo, pasensya na, ha? Sir, po. Ang ikinakabuhisit ko dyan, paanong clearance-clearance, eh, mali nga yung pagka-impound. Pasensya na, ako sir. Nagagalit, ha, hindi sa iyo. Yes, sir. Perwisyo, eh. Yeah. Ako naman, sir, bilang... Ano, hindi, alam ko. Wala ka naman sa posisyon para mag-desisyon eh. Apa. Ang questionable dyan, isang linggo na kayong wala nga na buhay. Opo, sir. Eh. Attorney. Yes. Nandito ako sa impounding ninyo sa Pasay. It's case, yes. Bakit? Sino ba ang supervisor ninyo dito sa pag-i-impound ng sasakyan? Nasa ano siya? Tumana. Alam mo, partner, yes, ano yan? Ikukwento ko lang sa'yo at ito naman, iimbestigahan mo eh. Kawalang naman ang tao natin. Alam mo kung bakit? May truck na tumirik sa nagtahan. Webes last week. May kargang buhangin. Yung enforcer ninyo, kumuha ng towing truck. Inilipat yung truck. Mga around 500 meters. Opo, sir. Mga ganun lang po. Okay. Tapos, binawasan ang buhangin. Mga ilang elf? 4. Nasa 4 po. Okay. Then, kinabukasan,
nung magawa na yung truck, in-escortan itong driver, in-impound ang truck, hindi hinila, minaneho ng driver. Ganito yan, alam ko na yan, yung taga-Nueva si tatay. Oh. Marami na kasi kaming insidente. Na? Na yung mga buhangin na uhulog, overweight. Tapos, ang problema dyan, ilang araw na, more than 24 hours, ang sabi, i-rescue, eh, alam mo kung saan siya na, na ano, malapit sa Malacanang. Kaya kami... Kapatid! Kaya kami kapatid, talaga, ang gusto ni chairman, tinuruan ng leksyon yun, paulit-ulit na lang yan. Saka, bakit? Bakit paulit-ulit itong truck na ito? Eh, marami yung kumain. Kapatid! Kapatid, hindi pwedeng ganun, yung paulit-ulit na lang. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan. Pangalawa, bakit in-impound? Eh, gawa na yun. Truck. Alam mo kapatid, abogado ka, alam mo, yung pagpapatupad ng batas o anumang panguhuli na hindi alinsunod sa batas, may tuturing na pang-abuso sa kapangyarihan yan. Paano to? Isang linggo, walang hanap buhay. Ay, kawawa naman ng mga tao sa ginagawa natin. Anyway, meron ka namang superior eh, pero kawalang yan naman ito, brother. Kasi boss, ilang beses na yan, hindi lang yan ang unang pangyayari. Brother, yung sabi mong paulit-ulit, mali yun. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan. Tapos yung kasalanan ni Alex, kasalanan din ni Juan. Walang yan naman. Huwag tayong ganun. Let's be professional, partner. So, yung oh. Overload nila at pag... Walang na mga... Brother. Brother. Ang questionable dyan, yung implementation. Oh, sige. Stalled vehicle. Oh, ticket. Ilang beses tinikitan. Tapos, yung sinasabi mong kalat ng buhangin. Ibang kaso ito, stalled vehicle ito. Kaya nga namin binawasan ng buhangin para maalis namin kagad. Yes, pero... Kasi nakakaabalan ng traffic more than 24 hours. Ang sabi ng may-ari, i-rescue. Okay. Brother, excuse me. Yes. Oh, sabihin mo kung... Sabihin mo kung mali ako, obligasyon ng MMDA na i-remove yung stalled vehicle, di ba? Okay, tingnan mo, lawyer ka naman, di ba nagbawas kayo? Tapos, nung nabawasan ninyo, nung kinabukasan na nagawa na yung truck, kapatid, responsibility ninyong i-clear, itowing. Ito yung pero yung paglipat ng mga buhangin sa truck, maghanap kami ng truck para maalis lang yung overloaded na truck, trabaho mo yung mga nakikyan. Hindi yun. Huwag natin ulit-ulitin yung salitang Malacanang kasi unang-una, wala naman truck driver or truck owner na gustong tumirik ang sasakyan. Lunis papabalik-balik itong driver. Ang itinuturo, wala ka daw. Nasabura. Ano ba yan? Eh, ibig sabihin kapatid, pag wala yung... malakas ang ulan dito, no? Kaya medyo malakas ang salita ko. Pakituruan niyo yung tao niyo. Ilang beses nang nangyari yan. Nung panahon pa ni Colonel Lipana. Pag wala siya, hindi na umusad ang opisina. Tapos ilang araw kang wala, officially. Hindi na makapag-clearance itong kawaawang truck driver. Ang sinasabi, wala ka, kaya hindi makapag-issue ng clearance. Kaya one week na, gustong mag-comply itong driver, bayad na sa multa, pero hindi makalabas ang clearance, kailangan daw ikaw ang peperma. Kawawa naman yung mga maliit na manggagawa, katulad nito, isang hamak na truck driver lang. Oh, di gutom ang pamilya nito, one week. Kapag
Inupo ko mas alas 8 na. Hindi, ganito kapatid. Naulan dito, no? Bibit-bitin ko itong driver sa opisina mo. Kung wala ka, please advise your subordinate to issue clearance. Papunta ako dyan sa office. Saan dyan? Doon sa old building o sa bago? Sa Julio Vargas po. Pasoyo, brother. At talagang alam mo, kaya ako'y nainit ang ulo. May problema eh. Tayong mga nasa posisyon, wala namang problema kung maging stricto tayo eh. Pero wag naman ganun kasi ang dating harassment na sa parte ng truck driver at ng truck owner. Gusto mag-comply pero 1 week na pabalik-balik. Papunta na kami dyan from Pasay. Dediretso kami dyan. Servisan ko na itong truck driver. Yes. Hello. Sumama ka sa amin. Yes, sir. Sir, bali ito po yung report ko. Thank you, Pia. Kawawa ang mga tao. Kung may hirap. Kung ito, anak ni Governor, matagal nang na-release yung truck niya. Oh. Oh, di ba? Kung ang mayari nung truck ay governor o congressman, sigurado nai-release na 'yan yung araw din na 'yon. Kung ang panalangin ng mga naapi ay nakakamatay, marami nang namatay na nasa posisyon. Grabe. Pang-abuso sa kapangyarihan 'yan eh. Sabihin ko sa MMDA, kukuha ako ng towing truck, i-accredit nila, no? Di ba? Kukuha ako ng malaking truck. Hindi kaya kung di. Hindi nila kaya. Tayo na, brother. Let's go. Brother, daram yung payong. Nice, sukob na lang kami. Oo. Brother Matt. Brother, thank you ah. Welcome pa sir, welcome. Sensya na kung bakit mataas ang boses ko ah. Ayun, okay, sa'yo ito, mas malakit ako. Hindi, okay na, sukob na kami. Nakalagpas po dyan yung zero sa siding, mga ganyan po. Ayan, ngayon, wala. Saka may trapal eh. May trapal eh. Paano mananabog yung buhangin? Diba? Eh, kaya nga po, sir, sinasabi ko sa kanila, bakit nyo binabawasan yan? Eh, hindi nyo naman. Mat, paano mananabog ang buhangin? May trapal. Saan ang probinsya mo, brother? Bacolod po, sir. Bacolod? Opo, sir. Awa-awa kayo. Eh, gutom na, sir, pamilya, sir. Eh, sa linggo na ngayon, sir, eh. Ala namang kita po, sir. Pasensya na kayo. Talagang ganyan. Eh. Opo nga, sir. Kaya po, tumawag na po kami sa inyo, sir. Para... Pasok, mauna ka. Brother, salamat sa payong, ha? Okay na to, sir. May ilaw. May pilis sa Tony Nunez. Sinong nandyan? Si Chairman po nandyan pa rin. Hindi, kay Tony, ano. Oh.
Anong floor si Attorney Anel, Leal? 15. 15. May kukunin kaming clearance. Thank you. Okay. Brother, 15 floor. Thank you. Thank you. Ay. Ay. Okay. Brother, okay. Mas mo. Yung tatay ko po. Ay, okay. 15th floor. Nandito pala kayo. Good evening. Yes po. May pinagbilin si Attorney. Yung sa clearance. Ay, okay na, sir. Sinong next? Na, yan. Sinong next in line? Sinong next in line? Opo, doon na po yan na. Sinong next in line kayo? Ay, secretary lang po. Sino si Attorney Leal? Si Attorney Diane po. Diane? Yes po. Head po siya ng nasaan siya? Naka-uwi na, sir. Hmm. Pakisabi sa mga kasama nyo, hindi pwede yun. Ano po yun, sir? Malang yan naman, oh, yung public service, wala eh. Kinailangan ko pang makialam eh. Ano ito, nasan yung release na nakalagay dyan? Ay, nasa kanya po lahat. Nasa ito lang po yung binigay. Hindi po, yung envelope po, lahat po. Pati ito, po yung please release na, that for the truck with plate number. Yan na number po yung ipapakita niya. Tapos natawagan na rin po yung sa towing, sa impounding. Sige. Yung head po no, na i-ano na po. Thank you, ha? Thank you. Sige, sir. Ano kayo, overtime? Or 24 oras kayo? Hanggang 7, sir. Kasi okay. Diba, 7-4 lang yung office ko. Kaya lang, kailangan may mag-extend para po ko lahat ay mag-assist ko. Okay, okay. Po. Thank you. Thank you po. Let's go. Ba't ka pinababalik? Eh, malisin daw ko si Atong. Pinabalikan ko. Ayaw ko kami binya kanina pa ko kami rito. Ay, ayaw. Kung nakakamatay ang panalangin, marami nang naman dito. Grabe ko. Pangatlong balik na mo namin. Friday nandito na kami. Monday nandito. Abuso yan eh. Alam mo bakit? Tumirik yung truck. No? Sabi, dapat daw, siguraduhin mong okay ang truck. Sino si Raulong businessman at driver gusto na tumirik ang truck? Pangalawa, hindi kaya nung towing truck nila. Mm-hmm. Ay, trabaho nila yun eh. Tapos, dapat daw, eh, gawan nyo ng paraang ma-pull out. Magawa. Eh, di, mag-resign na sila sa trabaho. Di ba? Yes. Alam mo, hindi naman ako nagyayabang ha, kung ako nasa position. Hindi lalampas ng 3 months. Mariresolve ko yung problema. Kukuha ko ng tow truck, malaking truck. Di ba? Mm. Binawasan ang buhangin yung truck niyo dahil hindi raw kaya. Mm. Mali yun. Wala yun sa SOP. Tapos hinila. Mga more or less 500 meters. Dahil hindi nila kaya. Kinabukasan nung nagawa, gawa na, in-impound pa. Tapos, pabalik-balik yung driver nyo para sa sinasabing clearance, wala daw yung peperma. Ah, wala nga peperma. Yun yung mali eh. Dapat, pag ikaw ang boss, pag umalis ka, bigyan mo na authority kahit yung janitor mo. Big bang sabihin, pag wala ka, hindi nagagalaw opisina mo. Walang public service doon. Hmm. Yan ang problema eh. Maraming matatalino, hindi ginagamit ang talino. Ang public service, simple. Una, may palisiya, may ordinansa, may guidelines. Ipatupad mo ng tama.
sa pinakamabilis na pamamaraan. Magawa mo lang yon, mabuting public servant ka na. Hindi mo kailangan magpamerienda, magpakape, yung tamang trabaho lang. Isipin mo, isang linggo na pala, napilitan pa akong makialam. Buti nga, natulungan nyo kami, kung hindi ho, pababalik-balikin na naman ho kami. Ngayon, pag hindi ginagawa ang tama, kahit malinis kang mag-isip, mag-iisip ka, gusto suhol. sabi, marami daw truck na nagsasabog-sabog ang buhangin. Ay kung totoo man yun, wala kayong kasalanan. Kung kasalanan ni Pedro, ni Juan, hindi kasalanan ni kung sino man yan. Anyway, sabi ko nga, kung namamatay ang panalangin, marami nang... Hindi bale, charge to experience. At wala naman permanente sa mundo. Tayong lahat ay temporary. Yung masasama at hindi ginagawa ang tama, temporary din lang eh. Ang mahalaga na lang, hindi tayo abusado. Ginagawa natin yung alam nating tama na makakabuti sa kapwa. Hindi naman natin sila pwedeng diktahan eh. Kawawa talaga kayong mga taga-probinsya. No? Nakita nyo yung problema? Grabe po. Ako, honestly, kuya, hindi ko planong pumasok sa politika. Napilitan lang ako. Kasi nung nag-retire ako, huwag na daw ako makialam dahil retired na ako. Ibig sabihin pala, kahit mali ang ginagawa ng iba, dahil retired na lang ako, wala akong pakialam. Oh. Kaya ako, niloob ng Diyos sa suporta ng taong bayan, ang One Rider Party List na kaupo sa Kongreso. Kailangan ay pagpatuloy ang advokasya. Kasi wala namang magtatanggol sa driver na katulad niya. Oh. Pero alam mo ba kung gusto mong mabilis? Yung totoong nangyayari, mag-offer ka ng suhol. Oh. Uupo ka na lang. Hindi, yun ang totoo. Kung ikaw ay corrupt, simple lang. Boss, ano bang maganda dyan? Eh, tulungan niyo na kami, kami ng bala. O sige sir, upo lang kayo dyan. Tatakbo ang papel, i-deliver sa'yo. Pero, maglalagay ka. Eh, hindi pwede yun. Kung hindi kayang gumawa ng tamang servisyo, mag-resign na lang. Diba? Anyway, lahat naman may hangganan eh. Hindi lahat ng bagay permanente. Diba? Ano? Panapanahon yan. Basta tama, pwede tayong makipag-away. Pakala mga beses yung na kami natulungan. Yung una, yung timbangan doon sa Saragosa, yung tahan ni Kong sa Saragosa. Dalawang timbangan. Isa sa... Yun naman timbangan dyan sa NLEX. Sa North. Ako rin tumawag doon. Yung timbangan naman sa North, pag tinimbang, overload round. Binawasan, tinimbang, tumasan timbang. Binawasan, tumasan timbang. Sabi ko, dagdagan nyo na lang, mga bababa ang timbang. Tapos, technically, napatunayan natin, defective ang timbang. Kinausap ko si Secretary Bunuan ng DPWH. Maganda naman, inaksyonan agad. Pati NLEX, inaksyonan agad. Brothers, thank you ha. Sir, halika. Para may background. Papakita ko kay sir. Wait, Chris. Halika. Sa WBC at Rangas Association. Ito ang ano natin ha. Sabihin nyo sa mga tropang negosyante. Pag may problema, huwag mag-o-offer ng suhol, pati gasan. Maraming salamat po. Asa sasakyan nyo? Ay, meron po. Ano?
Natawa si Wadid Pilagi. Ano po, ma-info muna kaya tayo. Ay, may lakad pa kami.